This is your host Nino, an inventor of marble gun and an airsoft enthusiast, is watching live. Welcome sa aking video. Pero wala nang intro. Ibibida natin lahat ng mga invention natin na dapat ng konting review. Konting review sa mga ginagawa natin, mga dijolen. So, isa-isa natin. Natatanda mo pa ba itong barrel na to? 3 years ago, in-upload ko sa YouTube ito. Ang PPS-43. Kita mo naman ang kulay. 3 years ago, active pa yung barrel na to. Pero tinan mo yung ano itsura. Jaguar Camo. 3 years ago na yan. Ito yung latest na ginawa ko na dijolen sniper galing sa mga sirang pellet gun. Ginawa na ng paraan. Ang bagay naman ito, jolen na emperador. Ito yung latest na ginawa ko kagabi. Ang AT-15 Afghan. Kung sa unang baril na yun, di pump, pangalawa ito. Ang bala niya, jolen na emperador. So, ayun o, may scope. Ayan, tinan mo. Siliw ka, ayan. Ayan, sirong-siro yung target, di ba? Ayan o. Then, ang lagay ng dinito sa likod. Ayan. Tapos, lagay ng dinito na coal. So, ang function nito, pag nag-spray ka ng denatured alcohol nito, siguro mga ilang beses, depende sa dami, papuntukan mo, pack, 1, 2, 3, pack, siguro mga tatlo. Hindi natin masabi, depende sa dami ng denatured. Pero wag ka. Siguro ito, mukha lamang siyang flamethrower sa Black Ops, pero kinortehan ko na rin para magmukha siyang flamethrower, pero hindi siya nagpa-function. Isa lang itong pump, balloon pump. Dahan-dahan, ito yung hose, daanan ng hangin papunta sa likod para ma-clean out lahat ng mga excess na dumi. At ma-refresh lahat ng ano ng denatured para continuous ang putok, siguro tatlong putok. Okay. Siguro sa mga nag-iisip kung paano o ginawa ang pag-design nito, yung iba nakikita, kinakamuflaj siya lang. Pero ito siya Jaguar, oh. Jaguar Camo. Panyo lang ito. Pero ang pinandikit ko dito, Elmer's glue, after nung repaint ng dijolen na to. So, ite-testing natin ito later on at makikita natin ng damage. So, okay. Let's try this thing out. Okay, nasa silong na tayo. Testing na natin tong alaga natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Panati uli. Then,
check natin yung mga damage natin, tutok natin dyan sa mga yan. Yan o, kung nakikita mo lang itong mga to, ayan, itira natin dito sa mga yan. Magkarga tayo ng Jolen. Bahala na, kung tamaan dyan. Unahin muna natin yan dito. One down. Pump again. Turn natin ulit. Second target again. Okay. Wasak ang mono. Bandang gilid nga tinamaan. Third shot. Wow. Sa mono block na naman. Mga practice ang mono block natin yan ah. Fourth again. This time. Fifth attempt. Wow! Throw and throw. Throw and throw tayo. Tinamaan yung waulam. And then the samono block. Six shot. Okay. Let's do it again. Let's do it again. Okay, tinamaan ulit. Six shots. Okay. Samunog na ulit. Okay, butas. Dapat sa 7 shot. Ika 8. 8 shot. Pump again. Let's see kung aabot ng 10 ito. Ito pang 7 na ito. Oh. Agando na lang. Pero tingnan natin damage. Okay. Mukhang nilat. Dahil pinagbasagan, mukhang kinagat ng bubuyog. At ito naman niya isa. Tinamaan dito. Tumagos yung bala ng Jolen ng Beperador mula sa lata then sa may monoblock. Pareho din ito dito. At yung unang tinamaan ko, saan na ba yun? Ayun, medyo dumapis nga lang eh. Diyos ko. Naging nga lang, ito tumama. Ayan, no? Ay. Hindi. Ganun talaga alakas ang putok. Imaginin mo, siyam na, nakakawalong putok pala to, kada pump. So, ibig sabihin, hindi pa na tatlo. Depende pala sa dami ng denature na nilagay mo sa baril na to. So
successful ang invention ko ngayon. Basic talaga. Itong pampangano ng hangin, pampanggal excess ng dirt o pampatanggal ng init para lumamig uli. And then, yun na yun. Basta successful. Powerful destruction. Nice weaponry. Pwede nang gamitin home defense. So, okay, shoutout muna tayo. Ronel TV, Bonda Channel, Gian Ro, what else? Jalalo din Guzman, Wale and Alex, yung father and daughter tandem. And the rest of the PBC Alcohol Gang Community sa YouTube. At sa mga kapalito sa Bulacan. So, hanggang dito na lang ang muna sa ngayon ng vlog natin. So, thank you. Have a safe day.